dahil sa kanyang legit na 165Hz refresh rate, IPS panel kahit na anong viewing angle, kitang-kita ninyo ang level of details. So malinaw kahit na nasa gilid ka, nasaan ka mang panig ng screen na nakatutok o yung refresh rate na 165, kiklik mo yung overclocking. Yan, overclocking, then click mo yung on. So from 144 magiging 165Hz siya. Yan. Mabuting araw po sa lahat! Welcome pong muli sa ating YouTube channel, LJ Family Vlogs! Ako po si Daddy J, ngayon ay mag-unbox ng ating nabili sa Lazada na ASUS BG279Q1A. Ito po ay isang budget gaming monitor na mayroong specs na 165Hz, 1080p, 27-inch monitor, 3 milliseconds response rate. So, i-unbox na natin para ma-try na kung karapat-dapat ba siyang maging budget gaming PC. Wow! No box pa lang. Wow! ASUS Top Gaming Monitor BG1A Series. This is a 27-inch monitor, guys. So, siguro, yung iba... okay na sa ano na to, sa size na to. Pero parang malaki siya. Malaki lang yung box siguro niya, pero hindi siya ganito kalaki. Tingnan natin, hindi na siya nakikita sa angulo ng camera. Kasi may kalakihan yung box na ito kasi siguro marami siyang foam. Ayan o. Oh, meron siyang ano ah. Meron na pala siyang nakasamang ano, included na HDMI, parang high-end na HDMI ito. HDMI 2.0 siguro to. Tapos, meron din siyang oh, meron na rin siyang display port. Hindi ka nabibili. Hindi ka mahalan din kasi itong display port na to. Display port 1.4, yung bagong display port. Medyo malaki siya. Ah, medyo mahirap siyang hugutin. Hawak ni Mami Lay, mahirap hugutin. Ito yung iba included sa box. Ito yung manual. ASUS VIP member notice. Tapos yung kanyang stand. Yung kanyang stand. Yung sturdy. Okay din. Kanyang power source. Tapos yung kanyang adapter. Okay yung adapter niya. Ang liit lang ha. Compare sa ibang mga gaming monitor ha. Okay, balot na balot ha. Balot na balot yung mismong monitor kasi naka-sandwich siya dito sa dalawang styro. Oh. Ito po siya, oh. Wow! Wow! ASUS Top Gaming! Check natin dito sa mga gilid kung ano yung mga pwedeng ipagit natin. Ito dalawa yung ano niya. Dalawa yung kanyang HDMI port. Tapos meron siyang display port dito. May headphone jack. Tapos yung power source. Ito lang yung kanyang stand. No? Meron na siyang naka parang built-in na screw. Okay, yung screw niya hindi siya natatanggal. Oh. So hindi siya mawawala talaga. Kapit na natin, Mami Lay. Stand it up. Wow! Oh, ang ganda ng ano niya, oh, nasa gilid niya, oh. ASUS Top Gaming BG279Q1A. Meron siyang 165Hz graphic refresh rate. Oh, IPS panel na pala siya. So, talagang yung quality ng image is kahit na anong viewing angle, kahit sa gilid ka manood or sa gitna or sa baba o sa galing sa taas, yung viewing angle niya crisp pa rin at clarity yung image niya.
Kasi nga ano siya, IPS, unlike yung ibang mga monitor na TN or BA, medyo nag-iiba yung ano niyan nung brightness or clarity kapag ka nanggaling ka sa mga ano sa panonood sa ibang angle. Tapos 1 milliseconds NTRT frame speed, extreme low motion blur, meron siyang shadow boost, game passing boost, meron pa siyang clear speaker. Tapos ano na rin pala siya, AMD FreeSync Premium. So sa halagang 15,700 or 15,800 nabili natin sa Lazada itong kanyang sale, 99 sale. So kakabit na natin ha, yung ating mga ano connection. Itong display port is kakabit natin siya dito sa video card. So hindi siya dito sa may motherboard ha, hindi yan kasi walang display port yan. Unless na lang yung motherboard niyo is mga ano super high end. So dito siya sa display port, display port 1. Kasi meron niyang 1, 2, saka 3. 1, 2, and 3 na display port. Itong RTX 2060 natin. Tapos meron din siyang isang HDMI port. So dyan siya ikakabit. Tapos yung kabilang dulo naman is, so itong kabilang gilid ng display port is ilalagay siya dito. So magkaiba yung HDMI. HDMI ganyan yung natsura niya. Tapos display port ito, parang mas malaki siya. So sa mas malaki natin siya ikakabit. Yan. Para sa mga friends natin na ano, medyo hindi maalap sa pagkabit ng mga ganitong mga peripherals or accessories. Yan, pagka na-click na siya yan, ibig sabihin hindi na siya matatanggal. Nakakabit na yan. Or pwede rin kabit yan dyan. Sa kabilang side naman yan eh. So kapareho siya ng ano, hugis ha, kung saan yung HDMI port. HDMI port, yan. Tapos itong power source, nakabit natin yan dito. Check na nga natin dito. Ito na po, nabumukas na po. Ito po ang kanyang unang start. Wow, okay ah. Okay yung kanyang ano. Namilay, look at this. Okay yung kanyang image quality eh. IPS panel talaga. Kita mo. Tignan natin dito kung ano yung kanyang display settings. Tignan natin talaga kung legit ba talaga siyang ano, 165Hz. 1920x1080p, so legit yung kanyang display resolution. So ito na lang mga refresh rate yung check natin ngayon. Saan yung refresh rate? So ito, nasa 60Hz lang pala yung refresh rate niya. So i-configure mo pa siya, gagawin nating 144Hz. Ito. Keep changes. So 144Hz na siya, pero sabi kasi dito is ano siya, 'di ba? 165Hz. So subukan nating downloadan ng ano to, ng driver or software. Baka kailangan pa siyang i-update. Ay, i-configure pa pala siya na gawing ano, display port dito sa settings niya. So para mag ano niya, ma-achieve niya yung 165Hz na refresh rate. Kasi nga pa, kasi nga pala pagka HDMI, maximum lang yan is 144. So na-configure na natin na ang gagamitin natin sa ngayon is itong display port. Ito po yung kanyang ano, yung mouse ni toggle setup. I-click niyo lang yan, tapos click pa left. Para ma-access natin yung settings ng monitor. Ito. So, paki-ano dito, Mami Ray, paki-tapat dito. So, natapat na yung finger ko dito. Yan. So, yan. Pag-pindot natin, yan. So, ito. So, so para ma-achieve natin yung maximum refresh rate na 165, kiklik mo yung overclocking. Yan. Overclocking. Then, click mo yung on. So, from 144 magiging 165Hz siya. Yan. Tapos yung iba pang setup or settings na like this brightness nandiyan 100% na. Kung gusto mo yung contrast mas mataas para very bright din yung image kahit na medyo ano, medyo bright room yung kinaroroonan ng monitor, may kita pa rin siya yung contrast mataas dapat. Tapos yung aspect ratio, yan, dapat pool. Kasi pag 4:3, pangit yan. Parang box lang, 4:3. Dapat pool yan. 16:9.
or 21:9 depende dun sa sukat ng ating monitor. Tapos itong blue light filter, maganda yan sa mga e-books, yung mga nagbabasa para hindi masakit sa mata. Yan. Mababawasan yung stress level ng ating eyes sa pagbabasa or reading. Okay, tapos itong color temperature. So, mas gusto ng ating user is cool lang yan. Medyo bluish para kapag kasi warm yan. Medyo yellowish, hindi maganda, masakit sa mata yan pag naglalaro. So, pwede rin normal, pero I prefer talaga cool. Cool yan. So, ito yung display port. Ma-achieve natin yung 165Hz na refresh rate kung gagamitan natin ang display port. Kasi kung HDMI 1 lang or HDMI 2, hanggang 144Hz lang yan, 120Hz. Okay, so ito pa yung mga ibang natin. So, iba pang settings na system setup. Yan, maraming mga iba-ibang language. Gusto nyo, Korean, Hangugo, French, Dutch, Espanyol, Italiano. Yan, ayoko mag-echo mode kasi parang energy saver siya. Pero ayoko mag-energy saver kasi kaya ka nga nag-gaming monitor para maliwanag eh. Pero kung gusto mo magtipid, pwede rin namang i-on yan. So, yung ita-turn up natin yung echo mode para talagang bright yung monitor. Hindi ka masakit sa eyes. Tapos, yung power indicator on, power key. Ayan, OSD setup. Ayan. Gusto nyo maging transparent yan. So, parang hindi mo na makikita. So, yan na lang natin, zero lang. Okay din pala itong IPS panel kahit na 1080p lang, parang na-upscale niya yung mga image. Talagang yung crisp images siya, tapos yung level of detail niya talagang mataas. So parang kahit na 1080p lang siya, para siyang itsurang 2K. Or siguro sa ibang mga videos pag pinlay mo dito is parang 4K upscaling na yung mangyayari dito. So yun, kukonfigure pa pala siya dito guys yung dito sa tagal niya sa likod. I-click lang yan. Tapos dito sa overclocking, click lang yan. Tapos overclocking, i-on yan. Tapos max refresh rate. So itatoggle up or down para maging 144Hz. Yan. Itadown nyo lang, tapos i-up nyo siya. Yan, 165Hz na. So naka-maximum refresh rate na tayo. So ito pala yung toggle mode niya. Maraming pa lang pwede ng doing settings dito ayon sa user. Kung gusto nyo mas mabilis na FPS para sa mga games, pwede rin i-overclock yan up to maximum refresh rate under 165Hz. Plus overdrive para mas mabilis yung response using game flash, game visual, racing mode na. So pwede siyang gawing ibang settings aside from racing mode kasi hindi naman tayo nag-racing. Siguro mga FPS mode para sa mga AAA games. Yan, FPS mode or sRGB mode. Tapos yan, MOBA mode para sa mga yan, siguro mga Dota or mga online games. Cinet mode para siguro sa mga mga movies. Racing mode, ito yung para sa movies, yung cinema mode. Tapos role playing game mode. So ito, nag-try tayo mag-play ng Dota dito. So tingnan natin sa settings yung kanyang graphics, yung advanced settings. So ito na nga, lumabas na yung kanyang 165Hz. So legit talagang 165Hz yung rapid refresh rate. Yan, settings na, yung advanced settings. Test natin dito kung yung magiging mga FPS nito, benchmark. Okay, yung level of detail ah. Oh, ang ganda ng graphics. Hindi siya halatang 1080p. Parang na-upscale talaga, parang kung malayo ka, parang 4K eh. Alam mo, 4K monitor eh. Siguro dahil siguro ma-okay din yung natin, yung graphics card. Tapos pagka nilapitan mo naman, parang wala siyang pixelated na area. Okay na okay yung yung level of details. Parang 2K na yung monitor. Kala mo 1440 eh. Parang hindi siya talaga 1080p. So, masasabi kong talagang sulit na sulit tong kung Asus Top Gaming VG279Q1A.
Ayan. Ayan, naka-maximum ano na tayo, ah. Maximum ultra settings dito sa Dota. So, maximum na, pero sobrang okay pa rin. Sobrang linaw ng detalye. So, siguro, ganun din naman sa mga ibang pang mga, ano to, mga iba pang AAA games. So, itatry na lang siguro natin sa Mother Time yung iba pang AAA games. Pero, ang masasabi ko talagang sulit na sulit itong Asus Top Gaming PG297Q1A. Dahil sa kanyang legit na 165Hz refresh rate, IPS panel kahit anong viewing angle, kitang-kita ninyo ang level of details. So, malinaw kahit na nasa gilid ka, nasaan ka mang panig ng screen na nakatutok o nakaupo o nakatayo kung nanonood ka. Tapos yung kanyang 1 milliseconds response rate or trace-free MPRT, extreme low motion blur, shadow boost. Tapos mayroon pa siyang stereo speaker. So wala akong ano dito nga pala, wala akong additional speaker na nilagay dito. So talagang yung speaker lang to ng monitor, hininaan ko lang kasi may gabi na may mga natutulog ng kapitbahay. Pero yan, pag nilakasan natin, ayan o. Medyo hindi lang siya maganda dun sa bass na side, pero malinaw naman. Or naririnig pa rin naman yung treble niya. Hindi lang siguro kasing ganda ng Logitech na ano speaker or iba pang brand ng speaker. Pero okay na rin kasi meron na siyang built-in na speaker. Tapos meron siyang AMD FreeSync. So talagang yun nga, masasabi natin sulit na sulit to. So i-recommend ko talagang bilhin natin yung itong Asus Top Gaming PG279Q1A. So meron nga palang ipopost ko dito yung ano, yung binila natin na link sa Lazada. Okay yung reviews niya, tapos meron din siyang mga discounts at voucher. So free shipping na rin, nabili natin itong 99 sale. Alam naman natin na pagka 99, 10, palagi namang may sale yan. So siguro hanggang dito na lang yung ating reviews nitong Asus Top Gaming PG279Q1A. Okay, sana nakatulong yung ating review para sa mga nagpapalak na bumili ng gaming monitor. Eto po, recommended po natin itong Asus Top Gaming PG279Q1A. Okay, so kung nakatulong man po ang review natin, siguro okay kung mag-like, comment, share, and subscribe. So subscribe po tayo para updated po tayo sa ating mga latest tutorials, saka itong ating mga travel vlogs, okay, tutorials, reviews. Okay, hanggang sa muli po. Hanggang dito na lang po. Paalam! Bye!